opisyal na pong nagsimula ang panahon ng tag-init. Ayon sa PAGASA, mas titindi pang init dahil sa El Nino. Mas dumami rin ang mga lugar na makararanas ng tagtuyot sa buwan ng Abril. Patuloy namang bumababa ang water level sa Angat Dam na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at ng iba pang mga lugar. Kaya payo ng mga otoridad, magtipid sa tubig, lalo't mukhang atrasado pa ang pagdating ng tag-ulan. May report si Tina Panganiban Perez. Nanghihina ka na ba sa tindi ng init? Nangangawit na sa kakapaypay? Maghanda pa sa mas mainit pang panahon dahil opisyal nang idineklara ng PAGASA ngayong araw ang simula ng dry season o panahon ng tag-init. Dry season na po talaga. Wala na po tayong amihan. Mas maaga nagsimula ang dry season o panahon ng tag-init ngayong taon. Noong nakaraang taon kasi, Abril pa ito ay dineklara. At ang inaasahang temperatura, mas mainit kaysa karaniwang nararanasan. Ayon sa PAGASA, posibleng umabot sa 40.7 degrees Celsius ang temperatura sa Tuguegarao ngayong tag-init. 38.2 naman sa Metro Manila. Normal dito sa atin sa Science Garden, ng mga ganitong panahon, ay 36. So kung titingnan po natin, mataas talaga yung 38. Pero mas titindi pa raw ang init dahil sa El Nino. Kaya ngayon pa lang, inabisuhan nila ang publikong maging handa para labanan ng init. Laging uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Kung maaari, huwag lumabas tuwing tanghali kung kailan sobra ang init. At iwasan din ang pagsusuot ng mga dark na kulay ng damit na nakakadagdag ng alinsangan. Sa halip mga light color at mas komportabling damit na lang daw ang suotin. Base sa rainfall forecast ng PAGASA, maraming lugar sa bansa ang makararanas ng way below normal at below normal rainfall sa Abril. Dumami pa yung lugar na nagkakaroon ng drought doon sa buwan ng Abril. Ang expected natin, hahaba pa yung ating dry period. Kasi medyo slightly ang forecast natin is like delayed in the onset of rain season. Sa Albay, mahigit 100 milyong pisong halaga na ng mga pananimang nasira. Wala nang dumadaloy na tubig sa irigasyon, kaya hindi na matubigan ng maayos ang mga palayan. Pinakapuno nga dito po, abot. So bumaba na nung hindi na umuulan? Opo. Pinag-aaralan naman ang pagdedeklara ng state of calamity sa Aklan dahil sa El Nino. Pero sa Sorsogon, biglang bumuhos sa malakas na ulan kanina, kaya bahagya na pawi ang mainit na panahon. Yun nga lang, nasira ang mga palay at halaman sa gilid ng highway dahil sa tindi ng hangin at ulan. At matapos ang isang oras, uminit na naman. Sa mga nangangamba sa supply nila ng tubig, sa ngayon, 196.7 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa PAGASA, bumababa ang antas ng tubig sa Angat Dam ng 41 centimeters kada araw. Kung magpapatuloy ito, below normal na ang antas ng tubig sa Angat sa loob ng 12 araw. Inaasahan namang uulan na sa Mayo hanggang Agosto. Sa katunayan, ilang bagyong inaasahang papasok sa bansa. Pero inaasahan ko konti raw ulit ang ulan habang padulo ng taon, lalo na sa Visayas at Mindanao. Base po sa forecast ng PAGASA, as of now, posible siya magtapos until end of June 2019. But there are models na nagsasabi na posibleng magtuloy-tuloy itong weak El Nino condition until end of this year or even first quarter of next year. Kailan pa rin tayo magtipid sa tubig upang hindi masyadong malala ang maging problema kung sakali man. Bukod sa kakulangan ng tubig, dumadalas din ang mga forest fire tuwing tag-init. Tulad nito sa Bontoc Mountain Province at sa Banged Abra. Mabilis kumalat ang apoy dahil tuyo ang mga damo at dahon. Naapula din naman ang apoy. Tina Panganiban Perez, GMA News.